it hurts like this. Alright guys, nag-rides tayo ngayon papuntang Bicol. Ito ang ating first stop, Lucena na agad after 5 hours. Kaso sobrang ginaw. Grabe kasi, ang lakas ng ulan. Ayan. Dito sa Lucena City. Lakas ng ulan. So, dito muna tayo nagpahinga sa Jollibee. Ayan. Kumain muna tayo. Papatila lang tayo ng mga ilang minuto or 1 hour para bumalik ang ating energy. Hindi ko na naipakita yung ating rides. Eh, sa pagdating na natin sa Bicol tayo magbibidyo kung ano yung mga meron doon. Pero ngayon, first stop, Lucena City, Jollibee. Okay? Okay. Hey guys, tira nyo sa Lucena City. Oh, lakas ng ulan. Grabe. Ito sa may Jollibee ito ng Lucena City. Sa may Canto. May Rotary. Kuya, dito tayo sa pangalawang stop natin dito sa Agbilawan. Malapit na tayo sa Bituka ng Manok. Dito rin nag-stop yung mga ibang mga rider. Yan, nakita nyo. Yan. So, titignan natin yung Bituka ng Manok. Malapit na tayo doon. So, medyo pagod na. Mag-rebel muna tayo. Pampalakas. Okay. So ito guys, tayo bibiyahin na uli. Tayo pupunta na sa Bituka ng Manok patungong Bicol. Asan na yung kasama ko? Ano yung kasama ko? Gilid. Okay. Yeah, see you sa Bicol mga kakuya. Dapat dito ang picture.
Stop. Layo-layo pa mga kakuya at mga kaibigan. So tara na. Ayan na, nasa Quezon na tayo. Kaya kitang-kita ang magandang dagat ng Quezon Province. Hi guys, ngayon na nagtahinga na naman tayo. Pang tatlong tahinga na natin, nasa Bumaka pa rin tayo. Kaya kakain tayo dito ng Mami. So, dito muna tayo sa Dalampasigan. Yan. Habang kumakain ng mami, so, i-prepare pa lang ni ate yung mami. So, papakita ko muna sa inyo guys yung dagat. Yan, mga kakuya, mga kaibigan. Dito pa rin kami sa Bumaka, medyo malayo-layo pa. 184 kilometer pa ang lalakbay namin mag-asawa bago makarating ng Bicol. So, pahinga lang muna, medyo masakit na yung kamay ni Kuya Randy. Yun, yan, medyo namimitik na yung ating kamay. Kasi may 500 kilometer yung tinakbo natin patong Bicol. So, nasa Bumaka na tayo. Nasa, siguro nasa Bumper. Siguro mga kalahati na lang, onti na lang, kalahati na yung ating lalakbay. So, paano yung mga kaibigan, mga kakuya? Pakain lang muna kami ng lomi. Papakita ko sa inyo yung lomi. Ngayon, gabi na. Alas 7 na. So, hindi tayo inabot ng mapuntang Kamsur. Ano muna tayo? Nag-motel muna tayo. Bukas na ulit tayo magbibiyahe dito. Nasa Quezon pa rin tayo. So, nandito tayo sa motel. Yan. Mapalipas tayo ng ilang oras dito para bukas bibiyahe ulit tayo ng siguro mga ilang oras pa yon. Kaya good night na muna mga kaibigan, mga kakuya. Pagod na ang inyong Kuya Randy sa biyahe. Peace out.
Okay, hi guys, good morning. Ayan, ay dumiretso na tayo ng biyahe. Nandito na tayo sa Sipukot. Ayan, nandito tayo sa Sipukot. Ayan guys ha. Nagising kami kanina mga 5:30. Galing Quezon Province. So dumiretso na kami taga. So nandito na kami sa Sipukot mga 2 oras kalahati. Bagal kasi 40 km per hour lang ang takbo natin kasi medyo niyate kami sa atin yung daan. So dito tayo ngayon mag-aalmusal sa kainan dito. Ayan. Oracos. Ayan, kainan to. So kain muna kami guys ha. Alright. Ayan mga kakuya. Ayan, kain tayo Lomi. Ayan, Paris pala ng Sipukot. Ayan, ito ang Paris ng Sipukot. Ayan. Kain tayo guys. Okay, tatabusin lang natin to. Last diretso na tayo. Nasa tayo din diretso? Ayan, mag-iba tayo ng destination sa Milaor. Dito tayo dadaan ng Naga. Mas mabilis daw. Para ang labas natin, Tili na. Patungong Lagunoy. Guys, nandito na tayo, nandito pa lang tayo sa saan tayo? Ha? Digmanan, no? So mga dire-direch yung ating biyahe. O yan yung highway, dire-direch lang siya. Makikita nyo mga kakuya, yan napakaganda ng paligid, ang daming mga baka. Yan, ito yung lugar ng Digmanan. So mag-shortcut tayo, dito tayo dumiretso ng Naga para mas mabilis. So paano guys, dire-diretso po tayo, medyo malayo pa itong ating biyahe. 40 km per hour, inabot ng siguro Manila to Bicol, mga 20 hours. Nagpahinga lang tayo saglit sa Quezon Province. Okay, sige. Mamaya ulit. Ano yun? Milaor. Hi guys, ito yung shortcut patungong galing Milaor patungong Tagusan nito. Pili, ayan, ayan. Hindi na po tayo dadaan ng Naga. So nandito tayo sa gitna ng palayan. Makikita nyo yung vulkan sa kabilang side, yung bundok at saka vulkan. Ayan. So malayo-layo pa ang ating biyahe. So pinakita ko lang sa inyo guys itong shortcut na to, Milaor. Ang tagus na ito, Pili na. Malapit na to. Ang destination natin is Lagunoy. Absurd, no? So pinakita ko sa inyo guys para updated kayo, ha? Ito yung Kuya Rati. Okay. Ano yun? Milaor to Pili. Hi guys, ito yung shortcut patungong galing Milaor patungong Tagusan nito. Pili, ayan, ayan. Hindi na po tayo dadaan ng Naga. So nandito tayo sa gitna ng palayan. Makikita nyo yung vulkan sa kabilang side, yung bundok at saka vulkan. Ayan. So malayo-layo pa ang ating biyahe. So pinakita ko lang sa inyo guys itong shortcut na to, Milaor. Ang tagus na ito, Pili na. Malapit na to. Ang destination natin is Lagunoy. Absurd, no? So pinakita ko sa inyo guys para updated kayo, ha? Ito yung Kuya Rati. Okay. Okay guys, nasan ba tayo? Nasa Tigaw na tayo. Unti na lang, nasa Lagunoy na tayo. Matatapos na ang ating ating adventure. After ilang oras? Lampas na ng 24 oras? Wala pa. Mga 22 hours na tayo. Unti na lang, nasa Lagunoy na tayo. Ayun yung, anong bundok yan, be? Yan o? Ayun o. Ha? Mount Isarog. Yan, sa kabila natin, Mount Isarog.
Yan. So, tara na guys, malayo-layo pa. Dito na tayo sa... Nasaan na tayo, be? Saan tayo? Nandito na tayo sa Goa. Bibigyan tayo ng salubong para sa mga bata. Matagal-tagal din natin din nakasama ang aking anak. Bibigyan tayo ng donut. Bibigyan tayo sa Goa. Isang ano na lang, nasa Laguna na tayo. Malapit ang matapos. Patapos na ang ating adventures, mga kakuyot, mga kaibigan. Okay. Okay guys, dito na tayo sa Camarines Sur, Lagunoy. So natapos din ang ating adventures after 22 hours. Nakarating din tayo sa Camarines Sur. Okay, yan. Ito ang Lagunoy area. Ano yung kadabihan? Okay. Okay. Yan. O paano guys, mga kakuya, tatapos ng ating adventures. Maraming salamat. Maraming views. Bye.